San Pedro Calungsod, ang ikalawang itinanghal na santos dito sa Pilipinas. Siya ay pinanganak noong July 21, 1654. Siya ay isang karpintero na tinuturuan upang maging katekista ng mga Hiswita sa Bohol. Natuto siyang magsalita ng wikang Kastila at Latin. Si Pedro ay simpleng binata lamang na maagang napukaw ang loob sa Panginoon. Sumasama sa mga pare araw-araw upang ikalat ang salita ng Diyos at palaganapin ang Kristyanismo. Maaga rin niyang iniwan ang kanyang mga kaibigan at pamilya upang maglingkod ng tapat sa Panginoon. Noong June 18, 1668, ang Hiswitang superior na si Padre Diego Luis de San Vitores ay tinanggap ang espesyal na tawag galing Espanya at nagsimula ng bagong misyon. Kasama ni Padre Diego Luis ang 17 na mga kabataan lalaki at isa na dito si Pedro. Sila ay magtutungo sa kanlurang Pasipiko, sa mga isla ng Ladrones o tinatawag ngayong Mariana Islands. Sa Marianas Islands ay matatagpuan dito ang tribo ng mga Chamorro. Katulad din natin ang mga Chamorro na ang Pilipinas noon ay may mga sinaunang katutubo. Ang mga katutubo doon sa Ladrones ay nagmimistulang mga pulubi dahil mahirap ang buhay doon. Gawa ng palagi ang pag-ulan at pagbagyo doon sa lugar na iyon. Kaya nagmistulang kalbaryo para sa ating mga misyonero dahil ito ay napakahirap daanan. Maraming mga gubat ang kanilang nadadaanan na puno ng mga malalaking puno, malalakas na agos ng ilog, at palagi ang binabagyo. Nandito rin ang mga delikado at mababangis na mga hayop. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa mga misyonero. Patuloy pa rin sila sa pagpapakilala sa ating mahal na Panginoon at pagbibinyag sa mga Chamorro. Umabot sa 3,000 Chamorro ang kanilang nabinyagan. Napamahal na sila sa mga Chamorro dahil araw-araw nila itong binibigyan ng pagkain, mga tulong at iba pa. Isang araw ay aksidenteng namatay ang 2 batang Chamorro na may sakit matapos itong mabinyagan. Nagkagulo sa kanilang lugar at ang nagngangalang Choco na naunang nakarating sa lugar kaysa sa mga pare na isang negosyanteng Chinese ay nagkalat ng fake news. Ang tubig daw na ginamit sa pagbibinyag ay may halong lason. Labis-labis ang pagkagulat ng mga tao at pagkatakot sa kanilang narinig. Kaya nagpasya ang karamihan sa mga Chamorro na tumiwalag na lang sa pagiging Kristiyano. Laking pasalamat ni Choco dahil wala nang kakampi ang mga misyonero at babalik na sa kanya ang simpatya ng mga Chamorro. Pinaka hindi malilimutan ng mga pangyayari. April 2, 1672, Sabado, 7 a.m. ng umaga ay naglakbay sila Padre Diego at Pedro Calungsod sa nayo ng Tumhong sa isla ng Guam. May nakalap kaagad silang balita na may kapapanganak pa lang, kaya mabilis silang nagtungo sa ama ng sanggol upang hingin ang paintulot na bibinyagan nila ang kanyang anak. Ngunit ang nagngangalang matapang na ama ng sanggol ay hindi pumayag. Si Matapang ay isa sa mga tumiwalag na Kristiyanong Chamorro at ngayon ay galit na galit sa mga misyonero. Nag-isip si Matapang na patayin ang mga misyonero. Kaya nagtungo siya sa kanyang kaibigan na si Hiraw
upang samahan siya sa kanyang plano. Si Rao ay hindi Kristiyano, ngunit sinabi niya na ang mga misyonero ay mababait. Tumutulong sila sa mga gutom nating mga kapatid. Sinabihan ni Matapang si Hiraw na duwag ka pala. Sagot naman ni Hiraw, "Naku, hindi ha. Bakit naman ako duwag?" Matapang, "Sige nga, kung hindi ka duwag, kunin mo ang ulo ng mga misyonero at dalhin mo dito sa aking harapan." Kaya napilitang sumang-ayon si Hiraw dahil natatakot itong tawaging isang duwag. Sa kabilang dako naman ay habang wala pa sa kanilang kubo si Matapang ay sinamantala nila Padre Diego at Pedro na binyagan ang kanyang anak na may pahintulot naman ng Kristiyano niyang asawa. Dahil ang asawa ni Matapang ay hindi tumiwalag at gustong gusto nito na mabinyagan ang kanyang anak. Nang nalaman ito ni Matapang ay lalo siyang nagalit. Siya ay nagsisigaw at nagwawala. Hinagis ang sibat kay Pedro at mabilis naman itong nakailag dahil batang-bata pa at maliksi pa ito. Ayon naman sa mga tsamorong nandoon ay kung tutuusin lamang ay kayang-kaya ni Pedro na makatakas sa sitwasyon na iyon. Ngunit hindi niya iniwang mag-isa si Padre Diego na mahina at uugod-ugod. Kaya sa huli ay tinamaan si Pedro sa dibdib. Sumunod na lumusob si Hiraw at pinugutan si Pedro ng ulo. Hindi nagmakaawa si Padre Diego Luis. Salip ay sinabihan niya si Hiraw na papatawarin niya ito sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit isinunod pa rin nila ang pari. Hinubaran at dinala nila sa karagatan ang labi nilang dalawa. Tinalian ito ng lubid na may malaking bato sa paa at hinulog sa dagat. Hindi na muling nakita ang mga labi ng mga martir. Sana naman po ay naging mabuting halimbawa si St. Pedro Calungsod sa ating mga kabataan ngayon na handang ialay ang kanilang buhay para sa ating Panginoon.